Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang pagiging mga Diyos. Paano ba natin may papakita ang pagiging mga Diyos? Ma'am, pagsunod po sa Ten Commandments. Tama. Magbigay nga ng halimbawa. Ma'am, huwag mo ipapatay. Ipagiliin mo ang kamusta. Tama. Kamusta. Nakabis ka na ba? Papunta na ako dyan. Ah, oo, sige. Ingat! Ate, alis na ako. Sige, ingat. Sa sobrang pagmamadali, wala siyang nadala ni isang kagamitan. Sinubukan niyang bumalik para sana kunin ang kanyang pitaka at cellphone. Subalit, naglaho na lamang siya na parang bula. Oh, saan ka na naman pupunta? Di ba kakalabas mo lang kahapon? Di ba nga lasing ka pa? Thea, tandaan mo, malapit na exam mo. Pangatlong take mo na to ng board exam. Di ba sinabihan na kita pa ulit-ulit? Ha? Magkikita na naman kayo ng boyfriend mo, no? Yan laging inaatupag mo. Hindi yung pag-aaral mo. Dito ka na at mag-review. Walang lalabas. Para naman matuwa-tuwa ako. Puro ka kasi ka ng diyan eh. Yan lang yung inaatupag mo. Hindi yung pag-aaral mo. Tignan mo yung mga kabatch mo. Ngayon, may trabaho na. Eh ikaw, wala ka pang nararating. Diyos ko, huwag niyo po pabayaan ang kapatid ko na si Matthew. Tulungan niyo po akong matagpuan siya. Gabayan niyo po siya at naway maging ligtas ang kapatid ko kung asan man siya. Siya na lang po ang meron ako. Okay ka lang ba? Pwede mag-help po? Alam mo ba, mag-isa na lang ako sa buhay. Namatay magulang ko nung bata pa ako. Ngayon, mag-isa ako nagpapaaral sa kapatid ko. Pero nawawala na siya ngayon. Hindi ko man lang siya nayakap. Sobrang busy ko. Hindi ko man lang naparamdam sa kanya na mahal ko siya. Kaya kung anong problema ang dinadamdam mo dyan, magdasal ka lang. Lagi mong tatandaan na laging andyan ng Diyos. At ang pagmamahal niya ay walang katapusan. Sige, una na ako. Kaya mo yan. Anak, sa susunod, galingan mo pa rin ang sabarin. Kaya itong kapatid mo, nag-aaral ng mag-aaral. Kailangan ko pa talagang gawin to? 4 na taon nang nakalipas, subalit heto pa rin ako. Nagbabakasakali sa isang himalang makita kang muli. Habang ako'y naglalakad patungo sa altar, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Thea. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila malaki ang kanyang pinagbago. Matamlay na mga mata, walang buhay na kulay na parabang naghahandang lumisan sa mundong ibabaw. Isa itong simptomas ng depresyon. Kailangan ni Thea ng tulong. Thea? Ate, alam kong madami lang pinagdaraan ng problema ngayon. Pero alam ko malaya pa sa numarin yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo at saka sa Diyos. Ilang taon nang nakalipas simula nang nakulong si Jasper dahil sa sarang pagpatay sa sarili niyang kapatid, dulot ng matinding selos at presyon. Nagdesisyon siyang sumuko sa otoridad upang pagbayaran ng kanyang pagkakasala.
Lumipas pa ang 2 taon, napalaya na si Jasper. Natutunan niyang magbago at manumbalik sa pananampalataya sa Diyos. Ate, panyo mo. Teka, parang namubukan kita. Ikaw yung... Ah, Ate Clara! Oh, Thea, kamusta ka na? Medyo okay na po. Thea? Magkakilala kayo? Kaya po nung kinento kong boyfriend ko. Tara, kain muna tayo. Pa-thank you ko na rin sa'yo, ate, sa ginawa mo 2 years ago. Hindi ko malilimutan. Dahil doon, natuto akong manampalataya at tumulong sa ibang tao. Same, ate. Thank you talaga. Dahil sa'yo, natutunan kong mahalin ang aking sarili at ang Diyos. Sige na, mag-order na kayo sa gusto. Ha? Yaman ah! Matthew? Bakit? Kasi nang gini-order natin ako pupunta. Nasaan ka na ba talaga?